What's up mga Cantoneros at Cantonera, and welcome back to my channel. It's me again, your boy Canton here for another review. Now what we're gonna do today is we're going to unbox stuff I bought from Shopee. Wow, may English tayo ngayon na. So yeah, first time natin gagawin to sa channel, no, mag-unbox tayo nitong in-order ko sa Shopee and sabay silang dumating. Actually, ito lang sana ang bala kong gawa ng review kung nasa box. Pero sama na rin natin to, i-unbox na rin natin. So, alam mo nitong box na to, no? Huwag natin surprise dahil lalagay ko rin naman sa title. Ay, yung mga shades na sinuot ni Tony Stark sa mga movie ng Marvel. Like yung Edith na sinuot niya sa Infinity War, tsaka sa Endgame, then napunta naman kay Peter sa Far From Home, tsaka yung sa Iron Man 3 na glasses niya. So, yeah, ayan, sealed na sealed pa. Actually, medyo worried ako kung okay ba yung laman nito or tama siya kasi from China siya sinip eh. Tsaka, mga 4 items yung laman niya eh. Tapos, ganito lang kaliit yung box. Hindi ko alam kung masyado siyang cramped up sa loob. Sana naman okay yung lagay ng mga items. So, open na natin. Tingnan natin. Ito, gamit ko yung aking trusty scissors. Nagkaroon ko nagkaroon din po ng appearance sa ano eh, sa Craving Videos. Number 2 ba yun? Sa Pizza Hut? Basta, ito rin yung pinagugupit ko na sinabi ko, pinagugupit ko ng buhok sa ilong. So let's open this pack now. Well, this pack, parang pag nagbubukas ako, para saan pa yung gunting, di ba? Pinupunit ko rin yung plastic. Teka, ito na. Sana yun po eh. So, tapat na naman natin sa ano, no? Hirapan na naman tayo sa pag-angle rito. Kasi nga, phone camera lang gamit ko. Medyo naka-bulge yung laman niya sa box ha. Sana okay yung ano. So, yan, nasa loob siya ng brown box. Sana hindi naman napisa kasi ayan, naka-ano siya. Kumbaga, bumubukol na yung laman niya sa loob dahil pinagkasya siya sa isang box. Ta-da! Order kasi ako ng 2 cases din. Nag-uusahan na silang ilagay sa loob. Mga pakilamay ng seller. Pero hindi, okay lang. Actually, naisip ko sana maisip nila na gawin yun na okay lang ilagay sa loob. So yeah, mukhang safe naman yung mga glasses. So ngayon, ang hindi ko alam kung alin dito, ang which is which. So kukuha na lang tayo ng isa. Kaya para surprise na rin kung ano yung laman. Ganda rin ng polycarbonate case ha. Iwalay ko itong binili for your information. Let's open this case number 1. Oh, ito yung sa ano? Si Edith, Even Death, I Am The Hero. Tignan natin yung quality kung worth it ba to. Whoa! Oh my God! Wow! Oh my God! For ano ba ito? Nasa magkano ba ito? Nakalimutan ko tuloy bigla. Wait. Check natin mamaya yung price. So, eto siya guys. For what it's worth it naman yung price niya sa quality din. Kasi mura lang ito eh. Actually, wala pa siyang 200 pesos. Yay! Hindi ko nga ina-expect na ano eh, na ganun siya ka-okay. Pero for what you paid for, okay na okay yung quality niya. Tsaka yan, no? Oh. Ayun lang, ba't parang may maliit na smudge sa time na production. So yeah, try natin, no? Actually, kaya ako bumili nito, ano eh. Alam ko kasi may pagkakahagaw kay Tony Stark. Mga 5% lang. Gawin natin 10% kapag trinay natin yung glasses niya kung bagay ba sa akin. Ayan, oh. Ayan ko nakikita nyo. Oh. Diba? Wala pang 200 yan. Meron ka ng Tony Stark. Gilid. Aray ko. Pero nang gilid. Hindi pala masave lang. Nagulat lang ako. Start ba? Okay naman siya guys. Yung shade niya, ayan.
pwede ko ito isuot sa labas. Friday, give me coordinates. Walang masabi ko coordinates talaga. Ayan, ano masasabi niya? Bagay ba? Oh no! Thumbnail ka. So, kung gagawa naman ako ng thumbnail, limitado naman yung file size sa YouTube. Ano? Tony Stark ba o may biyok pa? Tony Stark ba o Quentin Beck? Mysterio? Shit, ang cool na ito. Kaya magtatagal kaya yung mga materials nito. Pero for the price, okay na rin naman. Nasa tamang pag-iingat lang rin yan. Kumbaga, parang hindi lang siya basta props. Talaga yung ano siya, yung item na magagamit mo. Ayaw mo na tanggalin. Hindi ko alam kung kita ba yung mata ko sa ano. Sa video. Pinili ko tong kulay na to kasi yung tinignan ko yung movie, ito yung pinakamalapit dun sa lens na gamit ni Tony. Kasi yun sa Far From Home, nung napunta kay Peter tong glasses na to, eh kulay blue na yung lens, light blue. Nice. Para ayaw ko muna tanggalin. So hindi ko muna siya tatanggalin habang buksan natin yung number 2 case. Alam, sana may ano man lang. Nililibre man lang pa muna. Okay, so case number 2. Ayan. Okay natin. Ito yung sana tama. Bakit nag-cross finger ang go? Ooh, nice. Kita ko na. Tama siya. Pero yung kulay kaya tama. Matsuda glasses, tawag nila Matsuda. Ayan, nice! My God, damn, son! Angas, shit eh! Oh my God! Wow! Oh my God! Ayan lang rin nilang matusino. Sa ano rin? Soldier. At kaya hindi ko makita mabuti yung quality. Isin mo na natin ito. Pero alam ko, nakita nyo sa video. Damn, son! Pasikat ang kote. Shit. Ganda, sobrang parang worth it yung pinabili ko rito, eh. Tawin-spray yung datingan mo nito pagka ano, oh. Titingin ako ng laruan sa Three Kingdom, oh. Three Kingdom talaga yung pupunta. Shit, ang cool. Sobra. Nice. Masusuot ko talaga to sa labas. Tapos kapag nasa labas ka, yung tamang ano, yung swabe ng yung mga tinginan. Kanyara may hinahanap ka. Sorry. So yeah. Grabe. Sobrang worth it itong dalawang glasses na to. Kung gusto niyo ang order nito, actually nung una, iniisip ko i-share ko ba kung saan ko siya nabili. Kasi pag sinare ko, parang alam mo yun, parang ang dami ng magsusuot, ang dami ng may kagaya. Pero naisip ko ha, nakagaya lang rin naman ako. Dahil ang dami na rin namang order nito sa Shopee or sa iba pang mga online shop. Pero matagal ko na talagang gustong bumili nito. Ngayon ko lang tinuloy. Kasi nga hindi ako masyadong kampante yung order overseas.
So yeah, sa Shopee, type mo lang yung Tony Stark sunglasses, maglalabasan na silang lahat. Ayan. So, search nyo na lang dun. Ito yung dalawang glasses. Ano mas prepare nyo? Comment down below. Comment down below kung si Edis o Iron Man 3, Matsuda ba yung term nila rito? So, yeah, sobrang cool. Sobrang worth it. Yung, worth it kung hindi ko masabi yung price. Di ko alam kung lalagay ko na lang sa link or sa ano. Pero, basta itong, basta wala sa ano pa sila, nasa ano lang sila. 150 below yung presyo nitong each nitong mga to. Magkaiba sila ng price eh, pero alam ko hindi sila lalagpas ng 150. Dahil yung binayaran ko is, teka, kasama na yung dalawang ano dun ah. Kasi yung cases, yung wala yung bibilin, yung case parang 43 something. 43 pesos. So, overall, ang binayaran ko rito sa dalawang glasses with two cases is 365 pesos. Imagine that. 365 pesos for this pair of two cool looking Tony Stark sunglasses. Yan, no? Replica na yung dating niya sa pagkaganda ng quality. So, I think I'm going to wear this, tong isa habang yan. Damay na natin sa unboxing is eto, in order kong isa pa na nasa 193 lang. Alam ko medyo inamitan ko to ng discount ba. Wala naman discount voucher. Tony Stark na yung galawan, no? So gumamit ako nung sa ano, Shopee Coins. 4 pesos lang naman niya kain. Tinutukulab ko na naman, may scissor nga pala. Hawa ko na yung scissor, tinutukulab ko yung speaker. How stupid is that? Bigam. Kasi parang ano yung bubble wrap, baka magputok po yung sayang. Ano, stress reliever yun. Ayan. Itong in-order ko naman na to is yung case for my phone. Yan, kasi napa ng case ng phone ko na matino eh. Kaya, yan, order pa ako sa Shopee. Marami ako nagusto ang case doon actually. Kaya lang, tinesting ko lang muna to doon sa isang seller. Kung maganda ba or tama ba yung i-deliver. Ang in-order kong case ay Spider-Man for my Honor 10. Sana tama, sana tama. Hindi ko pa nakikita, hindi ko pa nakikita guys. Sa hatakin ko pa lang, surprise. Sana tama, sana tama. Oh my god. Tsaka sana maganda yung print. Wait lang, mahalin natin yung glasses para appreciate ko yung ano. Ito yung nandun sa site nila, guys. Oh, pinili ko yung may tempered glass sa likod eh, oh. Sana lang di siya madaling matanggal kasi ngayon ko lang naisip, napag-isip-isip na TPU kasi yung materials, tapos may tempered glass sa loob. Eh, TPU diba soprano? So, kada bend, baka pagtagal, matanggal yung ano niya. Pero ang ganda ng quality ng base niya. Mayroong pattern sa likod, oh. Tsaka yung print. Damn! Hindi siya pixelated. Maganda yung quality ng pagka-print, oh. Awesomeness! Hindi kayo ba? Yan, grabe yung ganda. Sobrang worth it nung binayaran kong 553 pesos lahat-lahat na yan. Grabe. Kaya pwede pumunta. Ang masutong glasses. Damn. The first time ko mag-ano. Kasi sa comfortability naman, comfortable siya isuot. Ayan. In fairness nga dito, hindi nakikiliti yung ano yung nose bridge ko. Wow. Kala mo, matawas ilong eh. No? Hindi kasi pagka nag, ano, kaya hindi ako makatagal sa mga glasses. Naasiwa ako yung buto ng ilong ko rito, hindi ko ma-explain, parang nangigilit eh. Pero ito, hindi ko alam kung nadadala lang ako sa coolness niya, parang I can wear this all day. Cap can do it, okay. Cap, I can do this all day. Sa akin, I can wear this all day. Jarvis? May Jarvis pa ba? O tama? Give me a suit. Oh, super awesome.
Bakit parang mas trip ko na itong ano, sa Iron Man 3 kaysa dito kay Edis? Yan, isang suot pa ulit. Hindi ko magaya yung pagtatanggal ni ano eh. Kasi baka ang sakit eh. Hindi na magtanggal si Tony Stark ng shades eh. Actually si Robert Downey, sila talo sa mga movies niya. Hanapin niyo yung compilation sa YouTube. Isa yung way niya kung paano siya magtanggal ng shades, yung parang paangas na biglang hinahatak na lang. Kaya kung maingat kasi kaya baka hindi ko siya magawa. So yeah, mukhang dito na nagtatapos ang ating Shopee unboxing dito sa Iron Man sunglasses, I mean Tony Stark sunglasses, and dun sa aking case. So thank you for watching dito sa aking semi-vlog na channel, no? And yeah, I'll try to make some more videos and hopefully sana manood kayo. See you again guys, till next time. See you guys yung next time. Hindi mo ganyan boses, Marte. Ayan no, Tony Stark ko. Pili na pili, oh. Ayan, oh. Diba?